Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na kung ang mga squirrel ay nangongolekta ng nuts, ang aso naman ay nagbabaon ng buto, at ang kamelyo ay nag-i-stored ng pagkain at maiinom sa pagtawid dito sa desyerto. Pero ang baboy ay nagtatabi ng ano? Nang wala. Wala silang ibinabaon o wala silang iniipon. Pero bakit may tinatawag na piggy bank kung saan tayo nag-iipon ng mga barya? Ayon sa kasaysayan, noong panahon ng Middle Ages, noong bandang 15th century, ang metal ay napakahalaga at napakamahal na bagay. Kaya naman bihira itong gamitin sa mga kabahayan, bagkos ang kanilang mga ginagamit sa kanilang mga household wares tulad ng mga lutuan ay ang cheap na kulay kahel na putik na kung tawagin ay pig. Bukod sa paggamit ng nasabing putik bilang household wares, ay ginagamit din itong ipunan ng pera ng ilang mga kababaihan kung saan inilalagay nila rito ang kanilang mga coins. At sa paglipas ng panahon sa pagsasali ng lahi, ay nakaligtaan ng mga tao na ang pig o ang salitang pig ay material na ginagamit sa tinatawag na piggy bank, na nanatili rin naman ang pangalan. At mga around 17th century, isang hindi nakikilalang magpapalayok ay inakalang ang shape ng pig jar ay hugis baboy. Kaya naman ito ang ginawa niya. Pero alam nyo ba na naging mabenta ito sa mga bata noong panahong iyon dahil sa natutuwa sila sa itsura ng baboy? Sinasabi naman ng unang piggy bank na nagawa ay tanging sa itaas lamang ang butas at walang access hole sa ilalim nito. Sa paglipas ng panahon, ilang mga bangko rin ang namibigay ng mga piggy bank sa mga kabataan para ma-encourage ang mga ito na mag-ipon. At doon na nga ay natuto na rin ng mga taong mag-ipon ng kahit pabarya-barya lamang na magagamit sa oras ng pangangailangan. At dito na rin sumulpot ang kasabihang break the bank. Alam mo ba na noon pa man ay alam na ng sangkatauhan na ang mga sinaunang Ehipsyo ay napakagaling pagdating sa larangan ng siyensya at ng enhinyeriya? Pero nung una ay nailingid sa kasaysayan ang mga natatagong misteryo sa nasabing sibilisasyon. Sa kabila ng napakaraming mga nasulat patungkol sa kanila, ilang mga lihim ay nananatiling nakakubli sa mga kasulatan na kung tawagin ay hieroglyphics. Ang mga Egyptians ay gumamit ng ganitong uri ng pagsulat 3,500 years ago na ang nakakaraan. Pero sa paglipas ng panahon ay marami pa rin mga impormasyon patungkol dito ang hindi natutuklasan ng tao, lalo na yung mga kakaibang simbolo at mga drawings. Ang mga Arabs na naninirahan sa Ehipto ay hindi naman ang parehong lahi na bumuo sa mga pyramids. At niwala nga silang ideya kung paano basahin ang sinaunang form ng pagsulat ng mga sinaunang Egyptians. Hanggang noong 1799, habang tumutulong sa pagpapalawig ng fortress ng Ottoman malapit sa Rosetta, isang maliit na bayan na malapit din sa Alexandria, ang isang French official na nagngangalang Pierre-François Bocard ay may natagpuan siyang isang bloke ng itim na basalt stone. Ito ay may habang 3 feet at 9 inches, may lapad na 2 feet at 4 inches, at merong kapal na 11 inches. Sa ngayon ay tinuturing ito na isa sa pinakamahalagang archaeological treasure na sinasabing mula pa sa 196 BC. At ito rin ang most visited item sa British Museum at tinawag itong Rosetta Stone. Ang batong ito ay may mga nakasulat na mga Egyptian hieroglyphics, Egyptian Demotic at Ancient Greek. Sa pag-aaral ng mga scholars ay natuklasan nila na ang tatlong lingwahe na nakasulat ay may iisang mensahe lamang. At sa paglipas pa ng mga taon, isang scholar naman na nagngangalang Jean-François Champollion noong 1824 ay nagawa ng maunawaan ang hieroglyphics. Ito ay nang ikumpara niya ang mga ito sa mga nakasulat sa Rosetta Stone. At ang pagkakatuklas o pagkakaunawa sa hieroglyphics ay siya nang naging daan sa pagkakatuklas sa mga misteryo at kasaysayan ng sinaunang Ehipsyo. Alam mo ba na ang flying dragons na isa
sa pinakakilalang alamat at kwento sa iba't ibang panig ng mundo ay pinaniniwalaan ng ilan na isa raw totoo o nag-exist. Pero alam nyo ba na meron talagang isang nilalang na umiral sa mundo na ikinukumpara sa isang dragon? Ang mga paleontologists ay nakatagpo o nakadiskubre ng ilang mga kamanghamanghang mga fossil sa iba't ibang bahagi ng mundo ng isang giant flying reptiles na tinawag na pterosaurs o winged lizards. Ang pterosaurs ay may wingspan na umabot ng halos 40 talampakan na halos kasing laki ng lapad ng isang maliit na Cessna airplane. Sinasabi rin ang pterosaurs ay ang pinakamalaking lumilipad na hayop na umiral sa mundo. Ang pinakamabigat na pterosaurs ay nasa 550 pounds. Kung ikukumpara sa pinakamabigat na ibon na nabubuhay sa ngayon, ang Koori bastard ay nasa 44 pounds lamang. Ang mga buto ng pterosaurs ay natural na magaan lamang. Ito nga ay para sa kanilang paglipad. Meron silang leg na umaabot ng 10 talampakan ng haba at ang mga paa naman ay umaabot naman sa 7 talampakan. At kung pagmamasdan mo ang dambuhalang nilalang na ito mula sa paa hanggang sa ulo, lalo na siguro kung nabubuhay ito at nasa harapan mo, ay aakalain mo talaga na isa itong dragon. Ang pterosaurus ay nagtataglay din ng napakalaking utak at napakalaking mata. Meron ding makapal na tuka at toothless jaws. Sa ulo nila ay makikita ang isang malaking palong na sinasabing ginagamit nila bilang rudder sa paglipad. May mga ilang mga siyentipiko ang nagsasabing may malalim daw na butas sa ulo at naglalaman daw ito ng kemikal na kanyang ibinubuga sa pamamagitan ng bibig. Sa ngayon ay maraming mga siyentipiko ang nagsasabing tila isang dragon nga, ang pterosaur. Ang pterosaur ay may dalawang pangunahing grupo. Ang Rhamphorhynchidea na nag-exist noong Jurassic Epoch o mga 101 million to 146 million years ago. Samantala ang Rhamphorhynchoids naman ay nag-exist naman noong bandang Late Triassic Epoch o noong bandang 229 million to 200 million years ago. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!